Yung tip number 3 na gusto ko sa isang tamang upline is humble. Okay, humble, hindi siya yung nagyayabang. Sa kultura kasi ng networking, yan yung nabanggit ko sa isa sa mga videos ko, yung toxic na culture ng networking. So, mahahanap nyo yun dito, tatlong videos yun na toxic na culture ng networking is yung yabangan. Mahilig yung mga networkers, especially yung mga old school na makipagyabangan sa kung sino-sino na, man, naka-kotse ako to the point na pinipilit na lang nila yung kotse nila para lang masabi na successful sila kahit gipit na sila. So, nagiging toxic na kapag kaganon. Marami ka talaga makikilala sa network marketing na mga mayabang talaga na network marketers. And even nga ako eh, may yabang din ako, aminado ako sa sarili ko. Kaya, every time na napapansin ko yan na nagiging aware ako, pinipilit ko yung sarili ko na tanggalin yun. Kasi ang hirap tanggalin kasi nanggaling ako sa ganong klase ng kulturang yabangan. Diba yung kailangan may patunayan ka sa ibang tao, patunayan mo sa kanila, sa ibang networkers. Na-realize ko na wala naman ako kailangan patunayan sa kanila. Sabihin nila kung anong gusto nilang sabihin, may resulta ako, wala. Alam ko naman kung ano yung meron ako eh. Alam ko naman yung resulta na meron ako eh. Alam ko naman yung laman ng bank account ko eh. Alam ko naman yung mga investments. Alam ko yung pumapasok na income sa akin. So, hindi na dapat ako nagpapa-apekto sa ganun. So, palagi kong nire-remind sa sarili ko. Kasi nanggaling nga sa ganun na toxic na kultura. Kaya pinipeki na lang nila yung mga resulta nila. Nagiging to the point na nagiging social climber na. Maraming networkers na ganun. So, comment ka dyan sa ibaba kung may kilala kang ganun. Marami akong kilalang ganyan. Hindi pala peki, pinilit. Okay, pinilit yung resulta. So, yun yung may recommend ko sa inyo. Hanap kayo ng humble, yung hindi nagmamalaki. So, yun yung tatlong characteristic para sa akin ng isang tamang upline. So, kayo na lang yung bahalang mag-modify niyan kung ano yung para sa inyo. Pero, huwag kayong humanap ng perfect. Hindi kayo makakahanap ng perfect. Pag humanap ka ng perfect, wala kang masasalihan. Kasi lahat yan may kanya-kanyang imperfection. Bawat uplines, walang perfect na upline. Ngayon, ang tanong. Ito yung pinaka-importanteng tanong. Paano mo malalaman na ganun nga siya? Kasi pwede man nilang pikiin yan eh. Diba? Halimbawa, merong unethical networker na nanood dito, tapos pipikiin niya na ganun. Kunwari, ganito ako kasi marami nakikinig kay Carl Serrano eh. So, pipikiin ko na kunwari, ethical ako. Malay mo, di ba? Hindi natin alam. Malay mo, may mangyari na ganun. So, paano mo malalaman? Importante. Before ka pa sumali. So, istock mo muna siya. Ginawa ko yan sa mga naging mentors ko, tapos inalam ko yung pangit na side nila. Okay, mas importante na malaman ko yun kasi madaling malaman yung ano eh, yung magandang side kasi madaling pikiin yan eh. Eh alam ko yung mga pangit na side nila kung matatanggap ko ba yung pangit na side nila. Eh kung ethical naman, 'di ba? Ethical naman siya. Tapos meron kasi sabi ko nga sa inyo, 'di ba, wala namang perfect na upline. Nalaman ko yung mga imperfect na side niya, yung mga pangit na side niya, 'di ba? Whether totoo man yun or hindi, malalaman ko na lang. Kung tanggap ko naman, okay lang naman sa akin kasi ethical pa rin naman siya. Yun lang naman yung pinakang core para sa akin. Halimbawa, ano siya? Ethical siya. Tapos may resulta siya. Tapos humble siya. Kaso ang problema sa kanya, mainitin ang ulo. Diba? So, okay lang naman. Kasi yung tatlong bagay na yun na hinahanap ko, nandun naman eh. Wala naman siya nilulokong tao. Mainitin ang ulo niya eh. Kung kaya, kung i-improve niya yun o hindi, bahala na siya dun. Natatanggap ko naman. Kasi ako yun eh. May mainitin ng ulo. Yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi mo ka makakahanap ng perfect na upline. So, ang gagawin mo, i-stock mo lang siya. I-stock mo lang, alamin mo, kilalanin mo, okay na marinig mo yung pangit na side niya, kung kaya mong tanggapin yung pangit na side niya na yun. Diba? And huwag ka rin basta-basta maniniwala kung sabihin yung pangit na side niya. Tanong-tanong ka pa rin sa ibang mga nakakilala talaga sa kanya. Kasi kang yun ang importante. Para malaman mo yung pangit na side niya, ang importante yung tatanungin mo is yung mga nakakilala talaga sa kanya, hindi yung mga haters niya. Kasi kung may mga haters niya, o hindi naman talaga siya kilala, maraming pangit na sasabihin yun, hindi mo mako-confirm kung totoo. Kasi ang totoong nakakilala sa kanya is yung mga malalapit sa kanya. Kasi ito nga yung ironic eh. Ang bilis nating husgahan yung mga taong di nating kilala. Ang bilis nating husgahan. Oh, ganito yan, ganyan yan, ganyan yan. Pero yung mga taong kilala talaga natin, close sa atin, hirapang-hirapan tayong husgahan sila. Hirapang-hirapan tayong sabihin sa kanila na, uy, ganito yung ginagawa mo. Baguhin mo yan. Di maganda. Tama o correct o right. Di ba? Pero pag sa ibang taon, dali-dali natin magsabi na, ay, pangit yung ginagawa mo, baguhin mo yan, di tama yan, kasi ganito, ganyan. Hindi mo naman siya kilala. Di ba? So, ganun tayo eh. Ganyan ang nature nating mga tao. So, ang aalamin mo, para malaman mo yung pangit na side niya, is yung mga taong kilala talaga siya. Doon ka magtanong. So, i-stock mo muna siya. Hindi mo naman kailangan magmadali. Okay? Magtanong ka. Pwede yung mismo siya, tanongin mo, pero mas maganda pag ibang tao eh. Kasi hindi natin alam, alam mo, pag magsinungaling siya sa iyo na syempre sasabihin niya maganda tungkol sa kanya. Kaya sa akin, kaya 'di ba sa inyo sinasabi ko lalo-lalo na pag nagla-live ako, pag ako sumasagot sa mga tanong, real talk ako, 'di ba? Wala akong pakialam kung masaktan ka as long as alam ko
na makakatutulong sa iyo yung sinasabi ko, kasi hindi ko naman kayo minumura. Diba? Hindi ko naman kayo minumura, hindi ko naman kayo nilalait, hindi ko naman kayo dinadown o hinihigit yung pagkataon nyo kasi below the belt na yun, diba? Pero mga sinasabi ko is real talk. Kung masasaktan ka sa sinasabi ko, isipin mo na mabuti kung totoo ba. Kasi kung hindi totoo yun, bakit ka masasaktan? Diba? Hindi naman totoo yun. Diba? Sabi niyo, sinungaling ako. Ba't ako masasaktan? Hindi man totoo. Diba? So, isipin mo nang mabuti. Ayun yung ano, kasi hindi ko masabi prank ka or whatever. Hindi ko alam kung yun bang tawag dun. Basta sabihin ko kung ano yung totoo at kung ano yung alam ko na makakatulong talaga. Kahit may magalit sa akin or kahit na sumama ang loob, wala akong pakialam. Kasi alam ko yun na yun ang makakatulong pag-improve. Kasi kung ikaw talaga isang tao na gusto mo talaga maging successful at dedicated ka na maging successful, pag-iisipin mo yung part na yun. Pag-iisipan mo kung totoo ba talaga at kung kailangan ba talagang i-improve yung part na yun, di ba? Para mo malaman, before ka pa sumali dun sa tao na yun, i-stalk mo siya. So, part yun ng stalking is yung tinatanong mo yung mga tao na nasa paligid niya, nakakakilala talaga sa kanya. Now, finally, before tayo matapos, this is very, very, very important pagdating dito sa usapan ng pagpili ng tama na upline is wala sa upline mo yung magiging success mo. Whether kahit anong klaseng upline yan. Diba? May malaking factor na makakatulong sa'yo na mas mapabilis, mas mapadali yung success mo kapag tama yung upline mo. Pero wala pa rin talaga sa kanila. Kasi may mga na-experience na rin ako na napunta ko sa mga maling uplines. Pero kinuha ko na lang kung ano yung magandang naitulong nila sa akin. Na nagkaroon ako ng mga unethical na uplines, kinuha ko na lang kung ano yung magandang naitulong nila sa akin. Tapos naghanap ako ng mga ethical. Nag-try ako maghanap ng mga ethical, nag-try ako na maghanap na may mga same values sa akin. Then na-meet ko naman sila, nakahanap naman ako. Nahanap ko talaga sila nung ethical na ako eh. Nung nakapag-build na ako ng kahit papano ng foundation, tsaka ako sila nakilala. Pero nung nagsisimula ako talagang hirap. Wala akong halos... Wala akong nakita. May mga nakikita ako eh, pero may mga halong unethical pa rin yung ginagawa nila. Nakilala ko yung mga ethical networkers talaga ng mga naging mentor ko nung ethical na ako. So at the end of the day, ikaw pa rin naman ang kukuha ng pangarap mo, hindi yung mga uplines mo. So yun ang pinakang importante na kailangan mong makuhang take away dito sa video na ito. Nasa sa kanila na yun kung tutulungan ka nila or hindi. Kapag merong uplines sa'yo na tumulong, magpasalamat ka and appreciate mo yan kasi napakaraming network marketers kung walang ganong klase ng upline. Kung sakaling wala, kaya ako nga ginawa tong YouTube video na ito para ito yung mag-serve as training ground mo kasi dumating rin ako sa point nung umalis na ako sa pagiging unethical networker na puro YouTube at Google lang and trial and error yung ginagawa ko. Napakaswerte nyo nga kasi meron ng ganito eh. Meron ng Ethical Nation, meron ganitong klase ng channel. Nagsisimula ko, wala. So once again, nasa sa'yo pa rin yung magiging success mo. Wala yan sa uplines mo. So I hope marami kang natutunan dito sa video na ito. I-like mo siya kung marami kang natutunan. And share mo to sa mga teammates and members mo na alam mo na magbe-benefit dito sa video na ito. And question of the day, ano yung pinakatumatak sa isip mo? In 1-2 sentences, i-comment mo dyan sa ilalim kasi binabasa ko yung mga comments nyo dyan. Hanggat kaya ko pang basahin, binabasa ko at nire-replyan ko yung mga comments nyo. So once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So I hope marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.